Good morning po sa ating lahat. Ako po si Brother Louis Hilario, ang inyong pong tagapagsalita sa umagang ito po. Ating pong topic ay about evangelism. Ang evangelism po ay napakahalaga. Ito po ang nagiging daan upang marami ang makakilala sa Panginoon at nang mapuno natin ang kalangitan. Kung wala pong evangelism, kung wala pong mag-share, wala pong makakakilala sa Panginoon, wala pong tatanggap ang kaligtasan. Tayo pong mga Kristiyano ang naatasan para mag-share po dahil tayo yung tumanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Itong pandemic pong ito, hindi po ito naging hadlang para mag-stop po ako sa pag-evangelize. Natanim na po sa puso ko yung pag-evangelize dahil noon pa man, tinawag na ako Panginoon dyan sa larangan na yan. Dahil ang sabi niya sa akin, vision niya sa akin na I will make you a fisher of men. Magiging mamalakaya ako ng tao. Dahil noon po po, marami na akong panaginip about sa isda. Na nangangawil ako ng isda. Malimit po yan. Ito man ay malinis na dagat or kanal or ilog. Pag mga panaginip po yan po, ang tataba ng isda na huli ko. Kaya nung ma-share ko po yan sa mga ilang pastor noon, sabi nila, magiging mamamalakaya ka ng tao, brother. Yan ang calling sa inyo, Panginoon. At nilakaran ko po yan. Sabi ko, sige Lord, here am I, send me, use me. So, nagpagamit po ako sa Panginoon. At hindi po ganun yung kadali na nalakaran ko kung wala po yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ko. Siya po yung nagpalakas sa akin. Siya po ang nagtulak sa akin para lakaran ng mga bagay na yan. Dahil hindi ako binigyan ng Espiritu ng Diyos ng katatakutan, kundi binigyan niya ako ng espiritu ng katapangan and of sound mind. Ang mga alagad po nung time na wala pa ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa kanila, natakot po sila. Nagsipagtago po sila sa takot na sila ay mahuli at ipapatay din katulad ng kanilang Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Subalit, nung sila po ay mapuspos, nung sinabi ng Panginoon sa kanila, mag-stay kayo dyan at bababa ang Espiritu Santo. Nag-intay po sila at sila po ay napuspos lahat. At after po na sila ay mapuspos, sila po ay nagkaroon ng tapang, ng boldness para humayo. Hindi na nila kinatakutan ng mahuli sila or ipapatay. So, nung nilikaran ko po ang mga salitang yan, nung lakaran ko po ang Philippians 1:21, na isa sa mga paborito kong verse, "For to me to live is Christ and to die is gain." Yan po ang paborito ko. At ang Galatians 2:20, sabi po doon, "I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I live by faith, I live by the Son of God who loved me and gave himself for me." So, bakit ko katatakutan ang virus na yan? Bakit ko katatakutan ang pandemic na yan? Kung ang aking Diyos na buhay ay iingatan ako, kung ang aking Diyos ng buhay ay i-allow na ako ay magkaroon, magkasakit niyan, ito po'y kaaya-aya dahil makikita ko na ang Panginoon. Natulad ni Pablo, sabi niya, "For to me to live is Christ and to die is gain." Ang mabuhay tayo ngayon sa panahon ng pandemic ay isa pong magandang sitwasyon para po mag-share ng gospel.
Dahil maraming tao po ngayon ang takot. Maraming tao ngayon ang nag-aalala. Maraming tao po ang nag-iisip kung ano na ang kinabukasan nila. Paano na sila mabubuhay. Takot sila na magkaroon ng COVID. Takot sila na mahawa. Kung tayo mga Kristiyano mismo, magiging katulad din nila. Natakot, magkasakit, takot mahawa, takot sa COVID. Sino ba po ang hahayo? Sino pa ang mag-share? Sino pa ang magbabahagi ng kaligtasan na natanggap niya? Mangyayari po parang pare-parehas na lang tayo. Wala na pong pinagkaiba. Subalit, kailangan po na tayo ay maiba. Dahil po ang Diyos natin ay iba, buhay siyang Diyos na pinanghawakan natin. Diyos na sinasampalatayana natin. Hindi po ang Diyos natin ay patay na katulad ng mga hindi mananampalataya. Ang Diyos nila ay nakapako. Ang Diyos nila ay isang rebulto na may mata hindi nakakita, may paa hindi nakakalakad. Ang Diyos po natin buhay. Sinasabi natin mga Kristiyano, ang Diyos natin ay buhay. Pero bakit di mo mapatunayan ngayon, kapatid, na ang Diyos mo nga ay buhay? Ba't di mo mapatunayan, kapatid, na ang Diyos mo ay manggagamot? Na ang Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat? Bakit hindi mo lakaran ngayon yan, kapatid? Humayo ka. Hinahamon kita ngayon, kapatid. Kung dati man, ang panahon ng pandemic, ng lockdown, ay para ka na paralyzed, na demoralized, natakot. Ito na ang panahon, kapatid. Ang pruweba na ang Diyos natin ay buhay. Sa loob ng halos mag-aanim na buwan, hindi po ako tumigil na mag-share. Hindi po ako tumigil na mag-evangelize. Yan po ang aking susi. Hindi po ako natakot. Kaya sa panahon na to, alos more or less 50 na po ang nadala ko sa Panginoon. 50 na ang napatanggap namin. Sa bahay po namin, nung nag-lockdown, nag-start po kami ng pag-pray. Sintanghali. Intercessory kami. At sa gabi po, ang family altar. Kung ako po ay natakot, hindi po ako magpapatuloy sa aming bahay, ang mga kabataan. Pero dahil hindi po ako takot, pinatuloy ko po sila. Nag-join sila dahil narinig nila araw-araw, gabi-gabi, nagkakantahan kami, nag-share ng salita ng Diyos. Inalaw ko po silang pumasok. Anim lamang po kami dati. Ngayon ay 20 plus na po kami at lagi pong may nadadagdag na kaluluwa sa Panginoon. Dikit-dikit po kami. Walang face mask. Sama-sama kami. Nag-aawitan, nagpupuri para kaming sila Paul and Silas na nakakulong, nag-aawitan sa Panginoon. Ganun po kami sa loob ng bahay. Maliit po ang bahay namin. Dikit-dikit kami. Magkakadikit ang braso namin. Sama-sama po kami. Ibinabahagi ko sa kanila na ang Diyos ko ay buhay. At hindi ako natatakot na kayo ay papasukin sa bahay ko, natanggapin kayo, at ipakilala ang kaligtasan na natamo ko. Dahil kung ako po ay takot, hindi ko po sila papasukin. Hindi ko po sila papapuntahin sa bahay ko. Dahil kung ang iisipin ko, baka kung saan sila nagpunta, sino nakasalamuha nila bago papasok sa bahay ko, sama-sama kami at mahawa kami ng mga anak ko. Hindi ko po inisip yan. Hindi po ako nag-isip ng negatibo sa Panginoon. Hindi po ako nag-isip na hindi niya ako ililigtas. Hindi po ako nag-isip na papaano kung magkasakit kami. Ang inisip ko, paano ang mga kaluluwang ito? Paano ang mga taong ito nalalapit sa Diyos kung ipagtatabuyan ko sila dahil sa takot ako na magka-COVID. Nakakarating pa po ako ng ibang lugar, Imus Dasma, just to share the word of God. At marami po ang naligtas sa mga panahon niya.
Yan po ay bunga ng banal na Espiritu na nagbigay sa akin ng tapang at ng kapuspusan. Kapatid, ano ang tinanggap mo sa Panginoon? Kapatid, anong sinishare mo about sa Diyos? Diba sinishare mo, Diyos mo ay buhay, na ang Diyos mo ay makapangyarihan, ang Diyos mo ay nagpapagaling. Lakaran mo yan, kapatid. Kung nagkaroon ka man ng takot itong nakaraan, na para ka na paralyzed, di ka makakilos, andun ka lang sa bahay, ito na ang panahon, kapatid. Experience ko na, karanasan ko na. Magsi 6 months na ang COVID na yan, pero tuloy pa rin po ako. Buhay pa rin ako ngayon. Buhay na nagpapatotoo na ang Diyos ko ay buhay. Ang Diyos ko ay nagliligtas. Diyos ko ay nagbibigay sa akin ng protection. He is my shepherd. And though I walk to the valley of the shadow of death, I will feel no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Lakaran mo, kapatid, yan. Lakaran mo ang mga salita ng Diyos. I-meditate mo yung mga salitang yan. Sundin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kalooban niya na humayo ka. Kalooban niya na mag-evangelize ka. Kalooban niya na puntahan mo ang kaibigan mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay, kakilala mo. Share mo kaligtasan nata mo. Share mo na ang Diyos mo ay buhay, na hindi kaya limitahan, na hindi kaya pigilan ng mga Kristiyano ng anumang bagay na ilagay ng kaaway para hadlangan tayo. Kapatid, kung nakikimnig ka man ngayon, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad dahil natakot ka. Hindi ka nakapag-share dahil hindi ka makaalis. Kapatid, eto na yung panahon. Kailan ka pa mag-share? Kailan ka pa mag-evangelize? Kapag dumating na ang Panginoon. Alalahanin mo, kapatid. Sabi ni Lord, kung sino man ang mag-ingat ng kanyang buhay, siyang lalong mawawalan. Subalit, kung sino man ang mawalan dahil sa akin, ang siya magkakaroon ng buhay. Kapatid, napakaraming mga salita ng Diyos, maraming verses na dapat tayong panghawakan, na dapat nating lakaran, verses na magpapalakas sa iyo. Alam ko marami ka na niyan. Alam ko marami ka nang nasa ulo niyan. Alam ko marami ka nang nabasa niyan. Kada devotion mo, kapapakinig mo. Pero lakaran mo, kapatid. Panghawakan mo. Huwag lang maging kaalaman mo ang mga salitang yan. Ipakita mo sa Diyos na totoo na nilalakaran mo ang mga salita niya. Hinahamon kita ngayon, kapatid. Mag-evangelize ka. Ito na yung time. Samantalahin mo. Katulad ng pagsasamantala ko sa mga araw at panahon at oras para lang mag-share. Dahil gusto kong lakaran yung ating salita na punuin natin ang lang ang mga taong takot ngayon, mga taong nag-aalala, mga taong hindi malamang kung ano gagawin at kung kanino kakapit. Dalhin mo sila sa Panginoon. Doon mo sila pakapitin sa ating Diyos na buhay. Kaya kapatid, gusto kitang ipanalangin sa umaga ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa oras pong ito. Pinupuri kita at pinapasalamatan dahil buhay kang Diyos. Diyos na aking sinasampalatayanan. Lord, tulungan mo po ang mga kapatid kong ito ngayon na nakikinig. Lord, puspusin mo sila ng iyong Santong Espiritu upang magkaroon sila ng tapang upang humayo. Katulad ng mga alagad mo noon, Lord God, nung tanggapin nila ang banal na Espiritu, sila ay humayo, kumalat, share sa iba't ibang dako. Hindi na nila kinatakutan kung sila ay hulihin at ipapatay. Lord, ganito po ang sitwasyon ngayon. Hindi man mga tao ang bumipigil sa amin.
or huhuli sa amin. Subalit ang sakit, ang virus ng COVID ang pumipigil sa mga Kristiyano ngayon. Lord, tulungan mo po mga kapatid mo ito. Lord, puspusin mo sila na yung Santong Espiritu. Puspusin mo sila, Panginoon. Puspusin mo sila, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Touch them, Lord God, right now. Sa umagang ito, Panginoon, iparanas mo, Lord, na buhay kang Diyos. Iparanas mo sa kanila na ikaw po'y nag-iingat sa kanila. Na kaya mo silang protektahan. Na hindi mo i-allow na sila'y magkasakit. Katulad ng ginawa mo sa buhay ko, Panginoon. Na hindi mo ko hinayaan na magkasakit sa panahon ng pandemic. Na kahit harap-harapan, nakikipagkamay ako, kausap ko sila, hindi po ako nahawa. Hindi po ako nagkasakit. Dahil buhay ka, Panginoon. At habang kami, Lord, ay sumusunod sa iyo, habang kami ay humahayo, poproteksyonan mo kami, Panginoon. Kaya itong mga kapatid mo ito, Lord God, na nakikinig kayo, Lord, punuin mo sila, Panginoon, ng katapangan. Punuin mo sila ng kapuspusan. Maranasan nila katotohanan ng mga salita. Maranasan nila ang presensya mo, Panginoon. Maranasan nila na ikaw, Lord, ay nag-iingat. Ikaw ay buhay na Diyos. Na hindi lamang isang naririnig namin sa mga katuroan, kundi tunay na kumikilos sa amin, mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa oras po ito. Salamat, Lord, sa opportunity na maibahagi sa kanila yung karanasan ko. At niniwala ko, Lord God, magiging experience na nila ito kapag pinanghawakan nila ito, Lord God. Masasabi nila na buhay kang Diyos na nag-iingat. Buhay kang Diyos na tumutulong, na sumasama, at hindi nag-iiwan kailanman. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Pinupuri kita, pinapasalamatan, at tinataas sa akin. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagsama mo sa akin araw-araw. Jesus name I pray. Amen. Yon ang pangalan na ating itatanggal. Amen. Bigyan natin pinakamalakas na pagsamba, pagsigaw, pagpalakpak, at kung ano-ano pa. Hallelujah!